Ihanda po natin ang ating mga espiritual na tainga. Ihanda po natin ang sidlan ng ating mga puso. Amen. Upang sa lahat ng mga salita ng Diyos na ating marinig. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating buting Pastor Ernie Navalete. Praise God! Amen! Hallelujah! Gising na po ba tayo? Amen! Praise the Lord! So, kanina si Sister Roy nung ginabot sa akin yung microphone, sabi, buting pastor si Pastor Ernie. Pero ang ganda ng kanyang ngiti. Hallelujah! Kung napapansin niyo, ngiti siya ng ngiti ngayon. Dati tinitipid po yan yung ngiti niya. Ngayon, parang ngiti-ngiti. Hallelujah! So, yan po yung mga special favor ng Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah! So, ito lang po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Pulang-pulang. Talagang nakakananda ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatiran. Maging sa buhay po namin, mga kapatid. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Amen! So, hinihiling ko nga po na tayo po, buksan po natin ang ating Biblia sa Revelation chapter 1 verses 5 to 7 and let us jump to Titus chapter 2 verse 13. Sabi po sa pahayag, I will be reading to you in Tagalog. Sabi po niya, chapter 1, verses 5 to 7. At mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Verse 6, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Verse 7, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ng lahat ng lipi ng lupa, magkagayon nga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hiniling ko po na tayo po iayun ako. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po Panginoon sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Dalangin po namin Panginoon na ikaw ang maging pangunahing mensahero sa araw na ito. Gamitin mo po Panginoon ang iyong servant, Lord God, ang iyong alipin upang Panginoon, may ligtas ko Panginoon, ang nais mong itanim sa puso ng aking mga kapatigran. Itanim sa bawat puso namin, Panginoon. Dalangin ko na pagpalain mo, Panginoon, buksan mo ang aming espiritual na puso at isipan, Panginoon. Upa, Panginoon, ma-catch up namin, umahuli po namin ang lahat na iyong sasabihin sa araw na ito sa aming espiritual na buhay. Salamat na ilang Diyos. Ito po ang aking dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are you happy? Amen. Hallelujah. It's a happy day. Praise the Lord. Happy day. Kasi tuwang po si Tico Luli pag nagkikwento siya sa mga experience niya sa backward, pagulong. Praise the Lord. Hallelujah. Ako, wala akong alam, karam-alam, si Brother, si Deacon Noni pala, eh, tumbling na ng tumbling doon. Ako, nag-relax po ako doon, nag-meditate. Oh Lord, purihin po ang Panginoon dahil nandun po yung special favor po ng Panginoon.
Pagbabago po, sabi ko, bakit hindi man lang tinawag? Nagnirita sila sa office. Hindi man lang ako tinawag. Nagnirita sila sa office kasi walang tao. Ako lang lang doon sa kundyan. Walang tao, walang mga Koreano. Walang Nepal, walang si Alex. Sabi ko, nagnirita sila sa office, hindi ako tinawag. So, nagtatrabaho na ako, mag-isa. Then, lumapit po sa akin yung dalawang Nepal. Sabi niya, yung Derek, Rocky, Ernie. Ernie kasi yung taxi kasi yung name tsaka Ernie. Pareho na, pinag-lawag nila. Ernie. Oh, you're very lucky, Ernie. Oh, why? Oh, Chataston, Noni, Dennis, Alex. Oh! Sabi ko sa Lord, Lord, purihin ang Panginoon sa paitak mo sa taas. Di ko, Gemma, purihin mo na. Huli na pala, parang late reaction. Kapag-o, late reaction. At purihin po ang Panginoon dahil tutungan po nandun po yung pong divine protection at special favor ng Panginoon sa buhay po namin ni Deacon Noni. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon dahil po yan sa panalangin niyo po sa amin. Amen. Hindi lamang sa aming panalangin, kundi sa panalangin niyo din, mga kapatid. Hallelujah. So kung hindi po ginawa yun ng Panginoon, naway, sana, kung hindi po yung ginawa ng Panginoon, wala na po kayong nakikita ang gwapo dito sa harapan. Hallelujah. Po ang Panginoon. Wow. Hallelujah. Agad yan. Hindi basta, nandito pa ako. Hallelujah. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. So, para po ang tumagpagal, mga batid, ang title po ng ating pag-usapan ngayon ay Look Who Is Coming. O hindi po yung look out of the sky. Hindi po yun. Look who is coming. And our theme is factors of the one who was and is to come. Hallelujah. Sino po yun? Who was and is to come? Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, sa aking panonood ng telebisyon, sa aking pagpuna dito po sa mundo, mga kapatid, people are looking for someone who can solve the problem of the world. Amen! Noong nakita ko po si Obama, change! Sabi niya, change, pagbabago! Oh, yan ang makakasolve ng problema si Obama. Noong nagkandidato naman po si Aquino, maaaring yan si Aquino, magpwede yan, hindi siya mag-ukurap, hindi siya mag- Pero tignan po natin ang mundo, magulo pa rin. Amen! Hindi po, sabi natin, we are praying for peace, pero hindi pa rin. Nandun pa rin po yung kaguluhan ng mundo. At ang mga tao, they are looking for someone who can solve the problem of the world. That's why, marami pong mga pelikula ginagawa ng mga tao doon. Nandyan si Superman, Wonder Woman, Catwoman, nandyan si Inting Abisote, na superhero. Gusto nila na superhero to save the world. Kung pwede sana maging super Arnel, si Brother Arnel, pwede kaming proof. Dahil gusto nilang makakita ng tao magsisave sa mundo. Beloved brothers and sisters, but I say to you, only Jesus will come to solve every problem of the world. Amen. Do you believe in that? Amen. That no one, even Obama, the powerful person, because he is the president of the powerful nation, he cannot solve the problem, every problem of the world. Only the Lord Jesus Christ. Hallelujah. And we can face the problem, we can face and solve the problem of the world in the hope of our Lord Jesus Christ. Because He is our blessed hope. Amen. Do you believe in that, brothers and sisters? Amen. And the one who is coming is, number one, the faithful witness.
Sabi po rito sa Revelation, nabasa po natin kanina, sa wikang Tagalog, but sa wikang English, beloved, sabi niya, He is the faithful witness. Siya ang tapat na saksi na kapatid. And witness in the Greek word, it says martos. And in English is martyr. So yun po ang ibig sabihin. It is the faithful witness or the faithful martyr ang ating Panginoong Jesucristo. And witness means one who testifies the truth. He has experienced a witness, one who have knowledge of the fact and can give information concerning it. Yun po yung tunay na saksi. Naranasan niya, nakita niya yung pong totoo at pwede siya magbigay ng impormasyon concerning sa nakita at naranasan niya. Amen! Amen! Praise the Lord! It is our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Alam niyo po mga kapatid, marami pong mga false witnesses. Marami pong mga false witnesses like sometimes sabi niya, nakita ko na siya ang pumatay. Sabi ng abogado, paano mo nakita? Basta nakita ko. At yun pala, ipulat yung sinasabi niya, nakita ko, eh, hindi pala siya makita. Ang malabo pala ang kanyang mata. So it is a false witness. Paano niya nakita, ay malabo ang kanyang mga mata. Marami din pong nakakita, sabi niya, oh, nakita ko nung gabing yun, talagang siya po ang gumahasa sa babaeng niya. Pero sabi niya, nasaan ka nung gabing yun? Sabi ng abogado, nandun ako sa patio. Eh samantalang yung kaganapan ng krimen ay doon sa guyang. Paano naman niya nakita, mga kapatid? So it is a false witnesses, beloved brothers and sisters. But our Lord Jesus Christ, He is the faithful witness. Nung pumunta siya dito sa lupa, alam niya, naramdaman niya, naranasan niya, kapatid, ang kanyang mga sinasabi. That's why He is a faithful witness. He came to earth as a prophet. Sinabi niya, ito, magsisi kayo. Dahil ang pagkaharian ng Diyos ay malapit na. Sinasabi yun ng ating Panginoong Jesucristo. Repent! Dahil alam niya, kapatid ko, kay Kristo. Hallelujah. And maging, sabi nila, ikaw, sabi ng mga Saduceo para sa iyo, you are a false teacher. You are a false prophet. You are a false teacher. Pero sabi ng Panginoon, de, totoo ang sinasabi ko. Totoo dahil ito'y galing sa aking Ama. And even He is obedient to death. Talagang kahit namatay ang Panginoong Jesucristo, mapatunayan lang na siya ay totoong witness. Siya ay totoong saksi. Amen! Let's read our Bible in Philippians chapter 2, verse 7 and 8.